Ang San Miguel Coffee Mixers ang isa sa mga hindi malilimutang mga teams ngayon sa buong history ng PBA. Ang numero unong dahilan ay isa sila sa lilimang teams lang na naging Grand Slam champion simula nung naitatag ang Philippine Basketball Association. Sa limang Grand Slam champions na yon, dalawang teams doon ang hinawakan ni Coach Tim Cone. Hindi na nakakagulat dahil siya ang winningest coach ngayon sa PBA and arguably the best PBA head coach of all time. Pero bukod sa mahusay na coach, kung titignan mo rin noon ang lineup ng San Miguel Coffee Mixers ay siguradong marami silang pahihirapan. Mark Barroca, PJ Simon, James Yap, Joe DeVance, Mark Pingris, grabe itong lima na ito. Ito pa lang parang makakadurog na ng team, 'di ba? Unstoppable talaga. Tapos, mayroong pangtulong galing sa bench kina Justin Melton, Rafi Rivas, Ian Sanggalang, Alex Malyari, Alain Maliksi, and of course, the GOAT, the secret weapon, Jerwin Gakko. Wala ka na talagang hihilingin pa sa koponan na ito. May mahuhusay na coach, mahuhusay na players at magagandang results ang nakuha nila. Kaya walang duda, one of the best teams ever assembled to in the PBI. Sa unang conference ng 2013-2014 PBA season kung saan nag-Grand Slam sila, ikalima sila sa standings ng Philippine Cup Eliminations. 7 wins, 7 losses ang record nila noon. Nakatapat nila sa quarters ang Talk and Text na nilaglag nila sa best of 3 series, 2 wins to 1. Sa semis, hinebra naman ang nakalaban nila kung saan umabot pa ng Game 7 pero ang Coffee Mixers pa rin ang nanaig. At yun, ang nakalaban naman nila sa finals ay ang Rain or Shine Alasto Painters kung saan 4-2 ang naging resulta ng serye. Yan ang unang kampiyonato nila sa season na yun at si Mark Barroca ang itinanghal bilang Finals MVP. Sa sumunod na conference na Commissioner's Cup, ang kinuwang import ng San Miguel Coffee Mixers ay si James Mays. Gumawa lang naman itong import na ito ng 20 points, 16 rebounds at 2 blocks per game para sa SMC. Mr. Everywhere nga kung tawagan nito sa kanilang koponan at sabi ni Coach Tim Cone, kung magpatuloy daw ang ganitong performance ni Mays, siguradong magiging contender talaga sila that conference. At yun nga ang nangyari, sila pa ang naging kampiyon. Heto ang naging journey nila. Sa elimination round, ika-anim lamang sila sa standings. 4 wins, 5 losses ang record. Pero pagpasok ng PBA playoffs, ay ibang San Mig na ang nagpasiklab. Inumpisahan nila ito sa Alaska Aces sa quarterfinals. 2-1 ang resulta. Pagdating ng semis, nakaharap nila ang Air 21 na mataas ang kumpiyansa dahil tinalo nito ang SMB nung quarters. Pero hanggang semifinals na nga lamang sila dahil San Miguel na ang nakatapat nila sa semis. Though magandang laban pa rin naman, 3-2 ang kinalabasan ng best of 5 series. Sa finals, Talk and Text ang nakaharap ng Coffee Mixers. Pero no match nga ang TNT nun na 3-1 sila. Si Richard Howell ang import ng TNT nun at siya rin ang itinanghal bilang best import of the conference awardee. Pero mas matimbang ang naiuwi ni Mays syempre dahil kampiyonato ang kanyang nakuha. Nga pala si James Yap ang naging finals MVP noon kung saan nag-average siya ng 11.5 points per game sa buong serye. At ang best scoring night niya ay sa game 1 ng finals, scoring 17 points at ang panalo na yon ang pumigil sa 13 consecutive wins ng Talk and Text. At yon, naging mid siya na ito ng ikalawang kampiyonato nila sa season na iyon. Sa huling conference, ang import naman na kinuha ng San Miguel Coffee Mixers ay si Marcus Blakely. 26 years old pa lamang siya noon. Kung si James Mays ang Mr. Everywhere, si Blakely naman ang Mr. Everything kung tawagin sa PBA. Diba? Sa buong stint niya noon sa San Miguel ay umiscore siya ng 19.5 points, 15.4 rebounds at 2.6 blocks a game. Sayang nga lamang at hindi siya ang nanalo ng Best Import of the Conference Award dahil si AZ Reed ng Ross ang nagwagi nun. Sayang, pero kahit na ganun, nakuha nga nila ang kanilang ikatlong kampiyonato sa PBA season na yun kasama siya. Kaya triple ang tamis nun. Ika-apat sila sa standings ng LMs nun, 5 wins, 4 losses, nilaglag ang SMB sa quarters, na 3-2 ang TNT sa semis at tinalo sa finale ang Rain or Shine nila as to Painters. Historic talaga ang run ng San Miguel Coffee Mixers noong taong yun at miski ako, hindi ako fan pero hinding-hindi ko malilimutan kung gaano kalakas at katalented ang team na ito. Hiwalay-hiwalay man na sa ngayon ang mga players at coaches nila habang buhay pa rin nilang ipagmamalaki na minsan naging parte sila ng isang unstoppable na koponan at nakabilang sa iilang mga teams na naging Grand Slam champion at nag-4-peat sa history ng PBI. Yan para sa ating istorya ngayon. Please like the video mga pari ko at mag-subscribe. This is W Gameplay. Thanks for watching. Bye-bye.